Sa inyo mga tol, mga brad, at kung naman natawag mo sa iyong mga kaibigan, welcome sa isang makabuluhang vlogs na naman. So ngayon guys, ang gagawin lang natin ay magpapakilala lang ako sa inyo para naman pakilala nyo na talaga ako ng lubos. Para hindi na rin kayo nagtataka kung sino na naman ba itong umuusbong na content creator na nasa harapan ninyo ngayon. So ngayon, simulan na natin ng aking 26 facts about me. Let's go! Fact number 1. Guys, ang totoo ko pong pangalan ay Luigi Miguel Balane. So wala nang explanation guys. Ang totoong pronunciation niya po talaga sa apelido ko is Balane. Di po Balangi. At di po Balen. Pero okay lang. Social naman pakinggan eh. Kayo na po bahala dun. So proceed tayo. Fact number 2. So guys, graduate po ako ng Business Management, major in Operations, STA College Caloocan. So guys, kung hindi nyo alam kung nasaan ang STA Caloocan, katabi lang po siya ng University of the East. Siyempre, sa Caloocan. Diba? So guys, enroll na kayo dyan. Marami kayong matututunan dyan. In fact, number 3. So guys, kasalukuyan po ako at hanggang ngayon, miyembro pa rin po ako ng STI Coral. Siyempre, saan pa ba? Sa STI. Diba? So guys, hindi nyo akalain, no? Na miyembro pala ng isang kwertong pagmamukhang to. Hindi, biro lang guys. Tsaka huwag nyo na po akong pagsampulin. Kasi guys, kauulan ng kanina, baka mamaya umulan na naman. Bruh! O, diba? Next time na guys, bibigyan ko kayo ng chance na bibigyan kayo ng sample pagsama-sama na kaming mga choir. Diba? Kaya ka choir, dapat magkakasama lahat. Hindi pwede isa lang. Hindi sana solo na lang yun. Daming alam, no? So, fact number 4. So guys, sporty rin po ako. Mahilig po akong maglaro ng basketball, volleyball, badminton, billiards, at syempre mag-swimming. So guys, simpleng buhay, simpleng pamumuhay lang meron ako pero kaya kong gawin yung mga yan. Diba? So baka naman, team payaman, no? Sa payaman basketball league, pasali naman. Pero plan. So, ayan, proceed tayo. Marunong din po akong gumamit ng iba't ibang instrumento gaya ng acoustic guitar, yung electric guitar, syempre, yung bass guitar din. Kaya ko rin gumamit niyan. At, syempre, ang drums. Kasi guys, kung hindi nyo ako may tatanong, dati ho akong may banda. Kaso nga lang, sa kasamaang palad, nag-disband po kami agad. After ng 2 to 3 songs lang na tinugtog namin sa school nung nakaraan. Hindi naman nakaraan yun eh. Sobrang tagal na nun. Way back years na yung nakalipas na yun. So after nun, hindi na po kami nakatugtog kasi nga iba't ibang batch kami. Higher sa amin, higher sa akin, lower sa akin, at talagang mataas na talaga yung ano niya, batch niya. Kaya hindi na kami nagkatagpo-tagpo. So yun guys, fact number 6. Sorry guys ha, medyo nagkokodigo ako ngayon kasi sinulat ko na lahat dito yung mga facts about sa akin para naman talagang makilala nyo na ako. Tsaka para hindi na ako ma-mental block kasi pag wala akong ano, na may mental block ako eh. Pero lahat nanto guys, totoo to. Walang halong biro to. So proceed tayo, fact number 6. Family oriented po ako guys. Kung hindi nyo po alam eh, talagang inuuna ko po talagang pamilya ko at saka kaya ako ginagawa tong hilig ko na to. Talagang tinagawa ko to para sa kanila. Kaya ayun guys, kaya put your family first kahit sa anong paraan. Mawala na lahat ng mga kaibigan ko, crushes ko, lahat. Pati magiging jowa at asawa ko, mawala na sila. Huwag lang ang pamilya ko. Dahil lahat
ng kakilala mo mawawala, pero ang pamilya hindi mawawala yan. So guys, pasin tayo, fact number 7. So guys, ang paborito ko pong ulam ay laing. So kung hindi nyo po alam yan, eh, talagang Bicol, ano yan, Bicol expertise yan. Talagang ano ng Bicol yan. Kaso nga lang guys, ayoko lang masyadong maanghang na laing, pero kaya ko naman. Kaya ko naman siyang tiisin. Tsaka, sobrang sarap kasi niyan eh. Talagang mauubos ko pati yung natitirang kanin sa kaldero. Talagang uubusin ko talaga yan basta laing ang ulam. So next, fact number 8. So guys, kung di nyo alam, kaya ko pong gayahin yung boss ni Mr. Bean. Pati yung voiceover sa Wish 107.5. So syempre, di naman, kung sino hindi nakakilala kay Mr. Bean, so ito yung sample. Hello! Bean! Diba? Pang ano lang, pampawala, pampang good vibes lang guys. So, pangalawa tayo, doon tayo sa Wish. So ayan na, tumugtog na yung Wish na intro. Wish 107.5. Diba? Another pampagod vibes lang guys. Nakakaya. <yeah. laughs> So fact number 9 tayo guys. Ang paborito kong movie or genre ng movie ay dalawa lang eh. Action tsaka ano lang eh. Action tsaka horror lang eh. Pero pinaka-favorite ko talagang action movie is yung Fast and the Furious franchise, kung alam niyo yun. Tsaka yung hindi, tsaka yung ano, tawag dito. Yung Marvel Cinematic Universe, yung MCU, guys, kung hindi nyo alam yan, Diyos ko, ihain mo lahat sa akin yan, panonoodin ko yan, paulit-ulit. Hindi ako magkasawa. Tsaka kung sa horror naman, guys, ano yan, horror, basta kahit anong horror, wag lang yung corning horror kasi talagang tutulugod ko kayo dyan. So fact number 10 tayo. Ang first impression po sa akin ay mayabang. Mayabang, pero talaga guys, kung makikilala niyo ako in person, friendly po talaga ako. Pwede na! Dahil talagang gusto ko talagang may kaibigan ako sa lahat ng bagay eh. Ayoko nang may kaaway. Kaya nung nag-aaral ako, nag-start ako na irregular student, ang dami ko naging kaibigan, di ba? Nagkaroon ako ng kaibigan sa morning session, nagkaroon din ako ng kaibigan sa afternoon session, di ba? Ganun. So, fuck! Fuck. Bastos. Fact number 11. So guys, mahilig din po ako mag-gym. Hindi lang huhalata sa katawan ko, pero talagang mahilig ko talaga ako sa gym. Kaso nga lang, hindi nakikita kasi talagang nananabana tayo ngayong ECQ, no? Kasi panigain lang tayo, wala tayong nagagawang ehersisyo. Kasi hindi ho tayo nakakapaglakad-lakad, no? Pero after ECQ, babawi po tayo, mag-gym po talaga ako. So ito yung katawan ko dati, guys. Yan. Yung nag-gym pa ako. So ayan, proceed tayo. Fact number 12. So guys, gamer po ako. Lumaki po ako sa gaming industry. Nagsimula po ako sa PS1, dumating sa Dreamcast, dumating sa PS2, sa Xbox, sa ngayon, kasalukuyan kong gamit yung PS4 ko. And then nagkaroon din ako ng handy ng mga gadgets like yung Game Boy Color, Game Boy SP, yan, yung Nintendo DS, yun ba yan, tsaka PSP. So, na-experience ko lahat yan, guys. Tsaka, ang paborito ko sa console game, ayan, NBA. Pangalawa yung GTA 5. Sa ano naman, sa PC naman, ang paborito ko talaga is Dota. Kung nang tatalo sa Dota. Mapa Dota 1, mapa Dota 2. Naglalaro pa rin ako niyan hanggang ngayon. So, proceed tayo. Fact number 13. Ang favorite kong genre sa music
ay rock. Depende rin sa mood ko eh. Yan, rock, pop, tsaka ballad. Depende sa mood ko talaga eh. Pag mag-bad trip ako, gusto ko yung mga rock eh. Pag yung ano ko, yung medyo senti-senti, yan, mga R&B tayo. Tapos medyo yung good vibes tayo, yung mga pop-pop na yan, di ba? Depende rin talaga sa mood yun, guys. So, fact number 14. Sa hindi ko nakakaalam ng edad ko at ng birthday ko, ang edad ko po ngayon ay 25 years old. Ang birthday ko po ay July 6, 1994. Yan guys, alam nyo na yung edad ko at ang birthday ko. So next birthday ko, baka naman ha? Baka naman. So guys, fact number 15. Sinong hindi ang hilig nito? Guys, mahilig po akong kumain. Sa mga makakita sa akin or makakakilala sa akin or yung talagang kilala na ako, talagang magkakasundo tayo guys pagdating sa kainan. Diyos ko guys, ang sarap-sarap kumain. Kaya kahit na nag-gym ka or nagda-diet ka, ang hirap na hindi kumain ng marami. Diba? Ang hirap ton guys, di ka satisfied sa kainain mo. Parang gusto mo pang kumain. Diba? So after ECQ, Diyos ko, kumanda ka na sa Samgyup. So proceed tayo guys. Fact number 16. So yun nga guys, babalik tayo dun sa kaninang fact na pabalito kong pagkain is laing. So guys, yung fact number 16 ko, hindi ako fan ng maanghang na foods or spicy foods in English. So guys, ayoko talaga ng spicy foods, pero yung iba, di ko alam kung bakit fan na fan sila niyan. Di ko alam eh. Alam ko pampagano kumain yan, pero sa akin, Diyos ko, ayoko ng maanghang. Gusto ko yung, ano, tuloy-tuloy lang sa pagkain, yung wala ka ng iniinda pang kung ano-ano. Di ba? Ang sarap mag-enjoy, di ba guys? Wala ka ng iniintinding anghang or what, or mabubusog ka na sa tubig, kakainom mo. Dahil sa para maibsan yung anghang. Kaya hindi ko talaga, di ho talaga ako fan ng anghang. So proceed tayo. Fact number 17. So guys, gustong-gusto kong nakakatulong sa kapwa. Kahit na hindi ho nila hinihiling guys, I'm willing to help others. Mapaano pa niyan, mapa love life advices man niyan, mapa tungkol man sa mga pinagdadaan niyo sa buhay yan. Tsaka guys, awareness din to para sa mga depression. Guys, chat nyo lang ako. Pwede ko kayong tulungan. Kahit ano yan. Kahit ano pa yan. Willing akong tulungan kayo. Medyo na ako kabait. So, proceed tayo. Fact number 18. So, guys, matatapos na tayo. Ang celebrity crush ko po ay walang iba kundi sina Janela Salvador at Ma Salvador. Si Camila at si Emma. Kung di nyo po napaparod ng The Killer Bride, sila po yun. Pero guys, ang ultimate crush ko talaga si Ma Salvador guys. Spirits pa lang. Sinusubaybayan ko na yan at sobrang crush ko na siya nun. Sa mga hindi ko nakaabot ng Spirits guys, sobrang tagal na po ng movie tuloy. Ng teleserye na yun. Siguro way back 2001 or 2002 yun. Tsaka sobrang ganda rin ho ng theme song doon, yung You'll Be Safe Here ng River Maya. Yun ang theme song doon. Share ko lang. sa singers naman, ang ultimate crush ko ay si Miss Yang Constantino. Grabe. Kung matatandaan ko yun dati, nung nasa Pinoy Dream Academy pa siya, talagang pumunta pa kami ng MOA para lang makita siya at bumili pa yung mama ko ng upuan para matungtungan namin, makita lang siya. Diba? Ganun ko siya kakrush talaga dati since PDA pa lang. So, yun. Pangalawang crush ko si Morissette. Yan, Asia's Phoenix. Sino ba din magkakakrush dyan? Napakaganda ng boses at ang bait-bait pa. Shoutout sa inyo, guys. Sana makita ko kayo in person.
number 19, or let's say fact number 19, ang dream place ko po ay Paris. Since ang Paris ay ang tinaraguri ang city of love. Kaya gusto kong tawag doon na dalin yung mga loved ones ko, especially my family. Someday siguro yung magiging asawa ko na siguro yun na yung tadalin ko doon sa Paris. Kasi ang ganda lang ng Paris, guys, eh. Kasi parang ang attractive tingnan nung Eiffel Tower. Mapaggabi man or umaga, sobrang ganda sa paningin mo. Tapos pagising mo, yun yung makikita mo, di ba? Ang aliwalas, tsaka ang ganda. Kaya, dream place ko po ay ang Paris. So, next, fact number 20. Guys, ito po ang wag na wag niyong pagagawa sa akin. Frustrated dancer po ako. Oh, no! Dahil guys, kung papasayawin niyo ako, walang manonood at hindi kaaya-ayang tingnan. Kaya don't dare me to do that kasi maiinisan talaga kayo. So guys, fact number 21. Pangarap ko po talagang maging artista. Kaso, hindi na ho ako nabigyan ng hype. Hindi na rin po ako nabigyan ng break. Natigit sa lahat. Wala. Hanggang ano na lang tayo, hanggang pangarap na lang tayo. Pero wala namang masama mga harap eh. Malay natin, di ba? Balang araw, pagising mo, nasa probinsya ano ka na. Di ba? Share ko ako, baka naman. Kahit ano lang, kahit waterboy man lang doon, no? Bibigay lang sa inyo ng detalye para sa mga kriminal na mahuhuli nyo. Daming alam talaga. So yun na nga guys, proceed tayo. Fact number 22. So balik tayo dun sa 21 ko. So ang probinsyano nga ang nasabi ko doon. So syempre, sino pa ba ang idol ko? Kung si, ang idol ko, syempre ang bida doon sa ang probinsyano. Sir Coco Martin. Ang dami ko nang nasa waybayan na telesere niyan. Sobrang galing talaga niya kumarte. Grabe. Pinaka tumatak sa akin yung acting niya nung Ikaw Lamang. Yung scene na namatay yung tatay niya. Kung hindi niyo po alam yun, eh, huwag niyo na pong alamin. Or pwede niyo na pong i-search sa YouTube para po malaman niyo kung ano talaga yung tinutukoy ko. Ayun na nga guys, yung idol ko si Sir Coco Martin sa local, sa ano naman, sa international naman or foreign, ang gusto ko tuloy, ang idol ko talaga si Nicolas Cage. Kung hindi nyo po siya nakikilala, siya po yung gumanap bilang Ghost Rider sa another MCU film. Diba? Ang galing niyang umarte guys. Try nyo panoorin yung Ghost Rider. So proceed tayo, ang dream wedding ko lang talaga guys, sa simbahan lang. Ayoko ng beach, ayoko kung saan-saan. Gusto ko simbahan agad. Para si God na talaga yung ano, or si Lord na yung kaharap mo. Diba? Kaharap mo, tas tsaka para maano mo yung holy kasi pag talagang sa church wedding talaga. So yun. So proceed tayo, dream ang ano ko, fact number 24 ko, isang ano ko, ang dream girl ko is chubby. Yan, yung chubby, syempre, chubby sa new sexy na nga ngayon, di ba, ika nga. So, yun na nga, ang gusto ko rin talaga sa babae, yung clingy, kasi kung di nyo ako may tatanong guys, clingy ako. Clingy akong tao. Gusto ko yung sweet sa kung saan-saan. Wala akong pakialam ko kahit sa ano sabihin ng ibang tao, basta na ipapakita ko kung ano talaga nararamdaman ko sa isang tao or sa isang babaeng kasama ko. Tsaka gusto ko rin naman talaga sa isang babae, syempre yung mamahalin din ako ng buong puso. Di ko man hilingin na napantayin niya yung pagmamahal na binibigay ko, at as long as nararamdaman ko na mahal talaga niya ako. Sa looks and appearance, wala naman akong problema dyan eh. Basta ang minamahal talaga dyan yung puso at yung isip. Yan ang importante guys. Tandaan nyo yan. So, fact number 25.
I put God first in all times, guys. Syempre, guys, hindi ho tayo pababuhay sa mundong to kung hindi dahil sa Kanya. Kung hindi dahil sa poong may kapal na naggumawa sa atin. Tsaka hindi ko ho maabot or magagawa tong larangan ko na to or sinusubukan kong larangan na to tulad ng pagbablog kung hindi dahil sa Kanya. Siguro dito niya ako dinadaan eh. Dito niya ako pinapatungo sa vlogging. Siguro ito na yung way ko para ano yun? Alam mo yun? Yung maging way ko to para makatulong ako sa family ko in the future. O, diba? Kaya I put God first in all times. Guys, palagi ko lang po tayo magdasal lalo na ngayon na na-experience natin ang pandemic ngayon. Kaya dapat siya lang ang sandalan natin at huwag natin siyang kalimutan. So yun na nga guys, 25 ano na yun, 25 facts na para sa akin yun, pero ang sinabi ko 26. Kasi ang ano doon, ang pinaka-catch doon, ito yung pang 26 ko. Tsaka ngayon guys, pasensya na kung medyo cheesy to masyado or corny para sa inyo, pero para sa akin, ano to eh, totoo to. Totoong ako to. So, proceed tayo, fact number 26. Guys, pag nagmahal po talaga ako, nagiging ano ko, nagiging makata ko. So, gusto niyo na sample? So, itong sample na to guys, ito yung ginawa kong tula, or di naman tula to eh. Parang ginawa ko lang to sa babaeng nagustuhan ko last year. Pero kung hindi nyo may tatanong guys, sa 25 existence ko sa mundong to, last year lang ako umamin sa totoong nararamdaman ko in person sa babae. Diba? Tapos, first time kong umamin, hindi pa ayon sa amin. Diba? Kasi nga, may jowa siya ng mga panahon na yun. Ang galing, no? Kanina. So guys, proceed tayo. Ito na yung ano, babasahin ko na sa inyo yung ginawa kong ano sa kanya. Oo, gusto kita kahit na alam kong mali. Oo, gusto kita kahit na hindi ayon sa atin ang pagkakasakit. Oo, gusto kita kahit na kaibigan lang ang turing mo sa akin. Oo, gusto kita kahit na may gusto ko na talagang iba. Oo, gusto kita kahit na may nagmamay-ari na ng puso mo. Oo, gusto kita dahil yun ang sinisigaw ng puso ko. Oo, gusto kita dahil yun ang naiisip parati ng isipan ko. Oo, gusto kita dahil totoo ang dahil totoo tong nararamdaman ko para sa iyo. Marahil paulit-ulit na ako sa mga binabasa ko para sa iyo. Pasensya na. Dahil paulit-ulit ko ding uulitin, sasabihin at ipaparamdam sa iyo na mahal kita. Nakakarindi bang marinig mula sa akin, nakakotorete mang isipin, pero ang lahat ng ito ay totoo. Kaya hihingi ulit ako sa iyo ng pasensya dahil hindi na ako titigil. Hindi na ako titigil sa pag-aalala sa iyo. Hindi na ako titigil sa pag-iisip sa iyo. Hindi na ako titigil sa pagpapasaya sa iyo. At higit sa lahat, hindi na ako titigil sa pagmamahal sa iyo. Alam mo naman na siguro ang takbo ng buhay. Dahil habang nabubuhay tayo dito sa lupa, mananatiling sugal ang lahat. Kaya kahit na alam kong wala akong 1% ng maipapanalo, pasensya na dahil itatayo ko pa din ng pagmamahal ko pa. That's the end. Okay. A few moments later. Ano nga guys, dito na natatapos ang aking 26 facts about me. So maraming salamat po sa panonood at pakikinig. At sana po ay nag-enjoy kayo at nakilala nyo na rin ako at the same time. So hanggang dito na lang guys. Kita-kits po tayo sa aking pang susunod na mga vlogs. And patuloy nyo lang din po ako suportahan. So hanggang sa muli. Spread good vibes lang tayo guys. Always take care of yourselves ngayong ECQ.
And lagi lang po tayo magdasal. So kung nagustuhan niyo po tong video na to, like, comment, and subscribe, and pakiring na rin yung ding-ding-ling-ding-dong bell button na yan para updated kayo sa aking pang mga susunod na vlogs. So, lagi nyo rin pong tatandaan yung dalawa kong paalala. Una, hilahan ho tayo pataas. At pangalawa, support Filipino amateur vloggers. So, LMB Vlogs out. Adios!